First Corinthians 11 verse 20. Tayo po yung magbasang sabay-sabay. Nakita na ho, say amen. Amen. Read. When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Tayo po yung mag-pray, Panginoon. Help us na ikaw yung aming maging vision. Not this world, not even among who claim believers, kasama simula pero hindi mo kasama sa padulo. Malulungkot lang kami, Panginoon, kung iba ang aming titingnan. Even we ourselves, hindi namin pwedeng basihan ang aming sarili. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lang ang dilag ay hindi kumukupas. Patawad po at pagpalaan niyo kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi ho. Hapon pala. Kita ko marami sa inyo. Nakaraos na. Ano? Kumbagay, napagbigyan na ang hilig. Okay, 1 Corinthians 11 verse 20. Minsan, pag nagbabasa ka ng Bible, magugulantang ka doon sa kanyang sinasabi. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 20. When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Naminamin po natin yan. Pumunta sila sa isang lugar na kung saan nakitipon sa banal na hapunan, na ang okasyon ay banal na hapunan. Pero pwede ka palang pumunta doon, hindi para magbanal na hapunan nga. This is not to eat the Lord's Supper. Imagine, sa Lord's Supper, andyan ang ubas. Andyan yung tinapay. Di ba't pagka tayo magbabanal na hapunan, ang kailangan lang na naman talaga ay ubas at tinapay. Sa banal na hapunan. Pero meron palang umaating na kahit nandiyan na ang tinapay, nandiyan ang ubas, kakain, pero hindi para talaga magbanal na hapunan. So Lord Supper, andyan ang ubas, andyan ang tinapay, pero may mas malalim na katotohanan ang tinutukoy si Apostol Pablo nung sabihin niya, this is not to eat the Lord's Supper. Ang pagbabanal na hapunan ay hindi simpleng pag-inom ng ubas. Ay der. Kasi kung yun lang ang pag-uusapan, dapat hindi na sila sinaway. Abay, kami na pa rito para magbanal ang hapunan, kaya nga kami kakain ng tinapay, eh. Kaya nga kami uinom ng ubas. Kung ang pinag-uusapan lamang ang banal ang hapunan ay pag-inom ng ubas at pagkain ng tinapay, dapat nakapagbanal ang hapunan na sila. Naintindihan niyo ba yan? Ang pagbabanal ng hapunan ay hindi simpleng pag-inom ng ubas at pagkain ng tinapay lamang. Dahil, kung ganun lang yon, hindi na dapat nabanggit yung verse 20. Ano sabi ng verse 20? When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Pero sa totoo na, andun sila para kumain ng tinapay at uminom ng ubas. So, sa madalit sabi, may mas malalim talaga ang kahulugan ng banal hapunan sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas. Kasi kung yun lang ang Lord's Supper, dapat Lord's Supper na sila. Tama? Medyo, mga kapatid, hindi ang pagkain lang ng tinapay at pag-inom ng ubas ang pagbabanal hapunan. May malalim pa dyan. Are you there? Sa verse 24 and 25, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So merong mas malalim, hindi ka lang kakain, may gagawin ka pag-alaala. Ayang ibang ito'y nakakalimutan ng kasama, yung pagpainom ng maalaala.
Alam, tinatabik yung kasama. Yung pag ano, mga aalalahanin ng magawa. Tama? Yung iba, malalim ng umalala. At yan, hindi naman, hinawakan ang saro. Pagkatapos sa makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Ano ba yung salitang yan? Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Marami po ang namatay na Kristiyano dyan. Totoo po. Marami ang mga naunang baptist ang pinatay dahil sa salitang yan. Sapagkat pinipilit ng Katoliko na ang misa o ang banal na hapunan ay ginagawang aktwal na dugo at katawan at buto, yung tinapay na hindi matanggap ng tunay na Kristiyano. Totoo po yan, mga minamahal. Yung tinutulugan ninyong banal na hapunan, kinamatayan niya ng maraming baptist. Kaya minsan nakakahiya nga sa panahon natin eh. Ang babaw-babaw natin talaga. Totoo na. Ano ba yung panalitang ito? Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Maraming baptis ang pinugutan ng ulo dyan. Maraming baptis ang kinalikad at pinatay dyan dahil hindi sila makapayag na ang banal na hapunan ay nagiging aktwal na dugo ang ubas at nagiging aktwal na laman at buto yung tinapay. Hindi sila makipayag hanggang sila'y patayin ng mga Katoliko. Na tinutulugan nga lang ng mga baptist pag magbaba ng lahapunan. We don't know the history. Hindi ho pipitsugin ang pananampalataya ng baptist. Ang nakakalungkot lang ngayon, walang alam ang maraming baptist. Kasi iba na ang vision. Iba na ang nakikita. Laging ilalagay sa sikmura ang nakikita. Laging pampaganda ng bahay ang nakikita. Lagi ng pagpindot ng mga cellphone ang nakikita. Hindi na makita si Jesus. Kaya pag pag-uusapan si Jesus, inaantok! Hey! Nakakahiyang Kristiyano ngayon. Ang ginagawa nating iti, kinamatayan at pinagbuwisan ng buhay. Ultimong ng ating Kristong nabayubay sa krus ng Kalbaryo. He died! He suffered and died para tulugan lang at walang kaglamor-glamor. Ano kaya tayo ipatikmin din ng pako sa krus? Totoo yan, totoo yan. Tayo wala na akong inatupag sa araw-araw natin. Ano bang inaatupag natin? Oo. Oh. Meron pa ba tayong tibok ng ating puso na ako'y gamitin ng Diyos sa iba? May panggigigil pa ba ang ating kaluluwa na itong iisang buhay nito napaka-oddo, ako man lang ay kasangkapanin ng Diyos? Wala kayong inatupag. Kundi paanong kikita ng pera? Amen? Puro pang lupang programa. Pero yung pinakamahalaga, boring ka. Mind you, mga kapatid, durugin ka man ng pino, hindi ka pa uubra sa halaga ng gawain ng Diyos. Amen? Habang pinapanood ko yung pelikulang yan, si Kristo walang katutol-tutol sa pagsunod sa Diyos hanggang sa kamatayan. Ako'y nalulungkot, marami sa ating kasama ng simula, nasaan ngayon? Nasaan si Leo ngayon? Hindi ko na siya nakikita malimit! Tapos ng Bible school yan! Inutil ang buhay kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos. Hindi ko nakikita si Kuya Marvin, si Pipina. Ang dami kong hindi nakikita. Ang galing mong kasama sa simula, nasaan ka sa gitna? Si Kristo, hindi sumunod sa kalagitan lang. He died, He finished our salvation. Tinapos niya ang iyo at aking kaligtasan, mga minamahal. Tapos, nasaan ka ngayon? Wala ka pa sa kalagitan ng pagsunod. Nakakapamura yung mga pagmumukhang yan pag hindi yan naglingkod sa Diyos, isa kang inutil. Galing na galing mga aras sa likod ng pulpit, asan ka ngayon?
nakakabugnot. Sa totoo na, nakakapanghina ng loob yung mga Kristiyano. Ano ipinagpalit mo kay Jesus? Anong nakita mo labas kay Jesus na mas marilag? Bakit wala ka ngayon? Merong biniyayaan lang na apo na wala na. Abay, apo lang pala ang katakapat mo. Hindi ka nasisimba. Nasaan ang habang panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Apo lang, wala na. Darating yung panahon, papangalanan ko kayo pag hindi kayo natuto. Dating kasama mo, nagkaapo lang, wala na. Papaw mo. Iba, nagkatrabaho lang, di naman nayaman pa. Wala na. Anong usbaw mo? Yan ba ang buhay na pinag-alayan ng tagapagligtas? Nakakaya. 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 Hindi ako nangingimay ang pangalanan ng sino man sa atin nang tayo magising. Nakakahiya tayo. Ako'y maraming pagbugsok. Ako'y maraming panghihina. Pero ako'y naihiyang tumalikod sa Panginoon. Ako'y nagkakasakit sa gawain, but my experience sa gawain din ako gumagaling. Nakakalungkot ang mga Baptist. Nakakalungkot. Kung hindi ka kasali sa pagpapadami, tiyak kasali ka sa pagpapahina. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Alam mo ang Bible, ba't wala ka dito? Ang utak yan. Yang kagulangan at katamaran, maglulubog yan sa iyong sa pagkawasak ng iyong buhay. Right? I challenge every one of you. Mahiya naman tayo sa ginawa ni Jesus. Kaya mas maganda ang pag-uusig eh. Masigla ang Kristiyano. Totoo yan. Totoo yan. Wala na eh. Samantala yung iba eh. By the grace of God, nag-offering tayo ngayon, nakalikom tayo ng 70K. Walang simba-simba yung nagbigay na yan. Ang hirap makapag-church na yan. Puro sakripisyo sa pamilya sa gawain. Ikaw, abot lura ang simbahan, di ka man nagbibigay, wala ka. Ano kang ugali ya? Anong ilang demonyo ang napasok sa utak mo? Right? Amen. 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 Kung ikay bunga ng pagsasakripisyo, magsakripisyo ka para kay Kristo. Huwag kang papangkal-pangkal kay Kristo. Ay salute doon sa mga pagod, pero andito pa rin. Ano mo, Christ is worthy. He is worthy. He is worthy. May sakit kayo, pero andito pa rin. He is worthy. Sukto lang mamatay ka pagpunta mo dito dahil sa pagsamba, Christ is worthy. Alam niyo, parang ayaw ka mag-preach eh. Gusto ko na lang maghinga ng aking loob. Hindi ako masaya na ikaw ay kasama sa simula, but at the middle of the ministry, where are you? Supposed to be isa ka sa nag-aalaga, magpapaalaga kapag ha. Amen. Nasaan siya? Nawala na? Alam niyo, we need to pray for revival. We need to pray for revival. Wala yung bababaw ng dahilan. Samantala doon sa Hebrew chapter 11,
Ang iba pinaglalagari. Ang iba pinagpuputulan ng ulo. Si John the Baptist pinutulan ng ulo. Si Santiago pinatay sa tabak. Walang tutol sa pagsunod sa Diyos. Ikaw ang nakakamatay ngayon eh. Sa totoo na. Maraming Kristiyanong ang titingnan mo nakakamatay. Hindi mamamatay para kay Kristo. Nakakamatay ng pananampalataya ng iba kay Kristo. Binabaliktad mo ang tagpo eh. Dapat tayo mamatay para kay Kristo, hindi nakakamatay ng pananampalataya ng iba. Pinagpapauna ko na po sa inyo, kapag kayo ay self-centered at hindi Christ-centered, hindi talaga tayo kayo tatagal. Pero pwede ka naman magsimula, hindi nga Christ-centered, kaya nga tinuturuan eh. Ngayon, ang tagal mo lang tinuturuan na mas mahalaga sa Jesus at party-arte ka pa rin. Isang araw, kandidato ka sa wala dito. Yang kartihan, alisin mo sa katawan mo yan. Hindi ka naman sasambay ng mundo kahit ikaw na pinakagwapo at pinakamaganda dito. Hindi ka obra kay Kristo, oy! Kaya hindi ka lumagaw. Lagi ng sarili ang nasa isip mo. Lagi kang conscious sa sarili mo. Arting-arte mo. Hindi ka naman masyadong kagandahan. Amen. Wala tayo sa dapat nating makita. Wala tayo sa dapat nating maramdaman. Kaya hindi tayo makapag-contribute ng sigla. Kaya hindi tayo makapag-contribute ng lakas. Paano kung saan-saan ka nakaroon? Hindi ako against paghahanap buhay. Pero pag humiwalay ka kay Kristo, hanap patay ang habol mo. Hanap patay ang inahanap mo, hindi hanap buhay. Laging walang katumbas si Jesus. Alam niyo naman ako'y nagaganyan din. Pero kaya kong iwanan ng lahat. Pag alam ko ako'y ilalayo kay Jesus. Lalo na mapakinggan ko ang preaching kay Solomon. Ako'y gigil na gigil magkaroon. Meron na nagkaroon, wala rin. Without Jesus. Hindi mo sama magkaroon, pero titiyakin mo pag meron ka, anong gagawin mo? Eh wala ka pa nga, backslider ka na, di lalo pag meron na. Tama ba? Kita ko na maraming simbahan, mayayaman, pero malalamig ang puso sa Panginoon. Marami. Pati pulpito, malalamig na din. Pero mayaman. Kailangan natin mayaman ang pagmamahal kay Jesus. Ibalan tayo pulubi. Pero mayaman kay Kristo. Pero hindi po ako naniniwala na kaya ka wala ay tamad ka. Pwede ka namang magkaroon eh kung bibiyayaan ng Diyos. Pero ang titiyakin mo, maayos ka muna sa Diyos. You love much the Lord above all things. Ipaglaban mo yan. Ipaglaban mong si Jesus ang una kung hindi magpakamatay ka na. Dalang buhay na si Jesus ay huli, walang kwentang buhay yan. Malungkot yan. Malungkot yan. Si Solomon ay mayamay malungkot. Nahihili ka lang sa meron. Paano nakikita mo yung material? Tingnan mo si Jesus. Sa Lord sa haper na ito, mga kapatid, His word eh. Alalahanin natin ang Panginoon. Brother Henry, what you are doing now is not in vain. Sino mang lahat na nasa inyo na nagpapagal para kay Kristo? Brother Malmark, huwag kang mainip. Ba't ang tagal mo, wala pang nangyayari. May nangyayari. Ang pagsunod kay Kristo, isang malaki ng pangyayari. Isang malaki ng pangyayari ang nasunod kay Kristo. Amen. Sabi nga ng pasalamatan ng Linggo, minsan, para tayo naghahanap ng mirakulo, para tayo magpasalamat pa. Gayong wala namang ordinaryong ginawa ang Panginoon. Amen. Alam niyo bang tayo mayaman na? Yung wala kang sakit sa bato, yaman na.
Yung wala kang sakit sa puso, yaman na. Ay di lalo kung walang sakit ang kaluluwa mo, di isang laking yaman. Wala eh, nakakalungkot eh. Nakakalungkot eh. Maraming Kristiyanong bulag talaga. Piling marunong, pero hanggat hindi ka nagpapagamit kay Kristo at sumusunod sa Kanya, isa kang mangmang. So mind you, ang pamagat ng ating pag-usapan, to eat the Lord's Supper. To eat. Nakakapagod din hong mag-encourage. Lahat yung ini-encourage mo, mas magaling pa sa iyo. Ang pakiramdam. Pero sabayin mo't hindi nung maniniwala ng isa'y bulok. Dapat yung ganyan, eh, nasunod na kay Judas. Totoo yan. To eat the Lord's Supper. Kasi sabi ng verse 20, when ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Hindi pala ang pagkain ng banal na hapunan ay kumain ka lang ng tinapay at uminom ng ubas. Kasi andyan na eh. Kagulo pa nga sila sa pila. So hindi lang yun. Number one, to eat the Lord's Supper, eat with absorbency. Eat with absorbency. Bakit? Yan. 17 to 20. Ang tunay na kumakain, physically speaking, nag-absorb. Ano ba ang absorbency? Ang ibig sabihin niyan, sponginess. Sabi yung SpongeBob. Sponge. Ginagamit. Pag sinasabing sponge, nag-absorb yan. Eh, kain-kain ka ng tinapay, hindi naman natalab sa iyo. Ano ba yung ibig sabihin ng absorbency? Penetrability. Penetrability. Napipenetrate. Ay, ano ang nangyari? Especially verse 20. Tingnan niyo pa verse 20. When you come together, okay, sa verse 17. Now in this that I declare unto you, I praise you not. That ye come together not for the better, but for the worse. Bit na kain ka ng banal hapunan, baiki hindi for better. But for worse. To eat the Lord's Supper, eat with observancy. Dapat yung kinakain mo natalab sa'yo. So kung kinakain at ang tagal mo lang kumakain ng banal na hapunan o ng Word of God, hindi ka for worse. E bit pag ikinatagal ay nawawala ka. Amen. Ang normal na katawan, ang walang problema ang katawan, pag yan ay nakain, na-absorb niya ng nakakain. Ay bakit ikaw, mga taga-Korinto, kain kayo ng kain ng banal na hapunan? Unahan pa nga kayo. Abi kayo palala. Sabi-sabihin, huwag natin i-apply lang sa Lord's Supper. Tagal mo na attend ng umaga. Tagal mo na attend ng hapon. Ay, kumusta ang buhay natin? Tama ba yan? Tama ba yan? Apoy, nakakahiya naman. Kaya nga yung iba, lah. Kaya nga kung hindi nasimba, eh, yun din naman. Tama? Minsan ang sakit pakinggan yung kailan sinasabi, pero totoo yan. Ano ang kinahigitan ng nasimbang hindi nababago, doon sa hindi nasimbang hindi rin nagbabago? At ang masama nito, hindi na nga nagbabago, palala pa. Ay pag ikaw ay napasok, ikaw ay grade 1, at ikaw pa elementary, pa pre-school, at ikaw napasok pa, dapat ikaw pa grade 2, pa grade 3, pa grade 6, pa high school, pa college.
Pero habang natagal, ikay babalik sa preschool. Anong kwenta na ikinapasok, ikay babalik sa preschool? And don't convince me na may nangyayari sa iyo nung marami kang nalaman, ikaw na nakukontrol lang yung buhay. Okay, may alam, Pastor. Ay, bakit naman ako magpapatuloy? Yun di naman. Tama, may kalaman ka nga. Nalaman mo ang theology ni Satanas. Na master mo ang theology ni Satanas. Kung paanong labanan ng Diyos. Ang tunay na kalaman, hindi magbibigay ng conclusion. Ako na ang bahala kung kailan gusto kong sumimba. Hindi ka bibigyan ng conclusion ng tamang kaalaman ng salita ng Diyos. At ito ang aking conclusion. Kung kailan ko magustuhan. Ako ang magbibigay ng conclusion. May natutunan ka sa paana ni Lucifer. And that is the reality nowadays. Napaka-selective lang ng mga ibang Kristiyano ang pagsimba eh. Mga batid, huwag mong antayin na wala kang problema sa kakasisimba. Yan pa naman ang gustong-gusto ni Satanas. That is his favorite subject. Yan pa lang yung dahilan. Magkakaproblema ka, kaya titigil ka. At ibibigyan kita ng problema na ikitumigil na. Doon mo malalaman na ang giting mo kay Kristo, sumisimba ka pa rin kahit may problema. Ba't ako'y namatayan ng inay? Namatayan ako ng aking anak. Nagastusan ako ng 106,000. But I still preaching. Nangihina din mo ako. But I'm still trying my best to preach behind that pulpit. Kayo lang ba ang may problema? Ba't ako'y nagpapatuloy kayo, hindi? Hey! Hey! Huwag sanang tayong pang-anniversary Christian lang. Yung choir members natin, huwag kayong biglang dadami pag malapit na ang anniversary. Bibili na uli ng bagong gown. Ay, after anniversary, where are you? With or without great occasion, be here. Big occasion, be here. With or without problem, in mood or in out of mood, be here. Tama? Hindi yung ikaw ang nagdidikta. You are not your own. Ba't ikaw ang magdidikta ng sarili mo? Sa hapon lang ako pupunta. Hindi ako pwede sa umaga. Kapal ng kukuti mo. Tama? Delikadong maging presidente ito. Kaya nakakataka. Kaya mga babae, titingin kayo ng lalaki. Nakakatakot maging asawa yan. Amen? Ganyan kayo mga lalaki. Titingnan din ninyo ang mood niya sa Panginoon. Dahil pag ikasal na kayo, kayo na. At yan po yung reality. Reality po yan. Nag-iisa ka pa nga, ang hirap na hirap ka nang dalhin mo lagi sarili mo. Amen. Ay nakakuha ka pa ng hilahin. Amen. At itabing silangan na yan. Nung nag-iisa kay hirap na hirap hilahin ang sarili mo, nakakita ka pa ng hilahin. Oh, tama ba yan? Tama ba yan? Tama si Melmark. Ayaw pa magkaanak. Pero nagkaanak din.
Ayaw ko naman tayo dumami dahil ng gimmick. Gusto ko tayo dumadami dahil ng pure gospel. Pero ba't ikaw ay nakikinig ng pure gospel na hindi ka makatagal? I don't know why. Eat with observancy. Observancy means sponsiveness. Penetrability. Napipenetrate. Kaya sabi ni Pablo, kayo nagbabanal hapunan, hindi para magbanal hapunan eh. Ang alam lang ninyo, kumain ng tinapay. Pero yung diwa niya, hindi nyo alam eh. Bakit? You're getting for worse, not for better. Nandito kayo sa gawain, pero hindi nyo na-observe. Ang ibig sabihin. Tama. Ang na-absorb mo lang, yung tinapay, ay gabilao. Yung ubas, gabichil. Pero yung diwa, yung gustong ipaabot nito, you're getting for worse, not for better. Christian, sana habang natagal tayo, nagaling tayo. Tama? Alala ko lagi yung preaching ni Pastor Michael eh. The biggest room in this world is the room for improvement. Sa school nga, secular eh. Hindi na sila sapat, nag-graduate lang. Nagmamasteral. Nagdo-doctorate. Tapos sa Christian life, nakasimba naman ako umaga, tama na yan. Tama? Ba't pag sa Panginoon ay gayon? Ba't pag sa mundo, ang hahabulin mo nung puro itatae mo lang isang araw? Ipagpapayabang mo lang na may isang araw, pero nagpapakaigi ka, bakit magkay Kristo, nakasimba mo ng umaga, tama na yan. Not for better, but for worse. In-interview si Pacquiao eh. Karen Davila. Anong tinapos mo, Pacquiao? Hindi ako natapos. Minamahay na ang kanyang tinapos. Binalik ni Pacquiao. Magkano ang sweldo mo, Ma'am Karen? Maliit lang. Ako bilyon. Akala mo ga, ang pagpapala ay doon lang sa nagtapos. Ang pagpapala ay sa nag-iigi sa Panginoon. Maraming may tinapos, wala rin. Biyaya yan. Ang pag-igihin mo ay Diyos. At yan ang totoo. Yan ang totoo. Si kuwang ko, hindi yan tapos. Si kanan din, hindi yan tapos. Grade 3 lang. Silent Stockist of the Philippines. Base sa akin narinig, kamakailan lang. Pag yan ay pumasok na ng karami, kahit mga general, nasa luto. Hindi nyo alam yan. Hindi tapos. Grade 3. Nagsasaludohan mga general. Amen? Tsaka ang tagumpay naman, yung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kahit pa si Pacquiao ay yumama na, kundi yan kay Kristo, wala yan. At siya mismo, bukang bibig niya yan. Kaya nga nakakatuwa si Pacquiao eh. Siya ay napakayaman, bantog, pero ang bukang bibig niya, without Jesus, I am nothing. Tapos itong Baptist nito, gigil na gigil, iniwala na simba, hindi na simba, nagpapakaigi sa mundo, hindi naman naigi. Samantalang umigi na, without Christ, I am nothing. Ano kagang sulitan mo?
Sa mga wala dito, magtulungan tayo magpaalala. At yung nabanggit kong pangalan, panuhodin mo yan. Hindi ako takot na dibanggit ko ang pangalan mo. At ako'y... Minsan, kahit naman hindi banggitin ang pangalan, banggitin ko lang ang sitwasyon at alam mo na yung kung sino ka. Minsan, takot na takot ka sasabihin ng iyong kasambahay. Pero kailan ka natakot sasabihin ni Kristo sa iyo? Ezekiel 36, ito po'y familiar. Tayo po'y iba ng lahapunan na. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso. Mga batid, yung batong puso, yung hindi nag-a-absorb, inalis na daw yun eh. Kaya hindi dapat for worse. Ako'y nagtataka. Lalo ko nagtataka, Brother Henry, pag ikaw'y naturuan na sa Bible School. At nag-papress ka na dito sa likod ng pulpito. Pero wala ka palang natutunan. Mas nakakapagtaka yan. Alam niyo po, nung ako'y Bible student, kita ko na noon sa mga klase ko ang walang pupuntahan isang araw. Kita ko. Ay marami pa tama. Kalami-kalami visitation. Ikutation pala ang ginagawa. Akala may Bible study, yung pala'y Bible study. Akala may discipleship, yung pala'y disciple chicks. At ang madat nga nang ni Pastor, doon nagkukuntan. Naghiga. Abay, isa yung move-off, nagbalot ng kumot. Huwag mong galawin, nag-pipray. Alam mo kung bakit wala ang mararating sa paroroonan? Alam ng Diyos ang ginagawa mo sa kasalukuyan. Amen. Kung patama kang manggagawa, hindi ka uubra. Kahit saan man dalhin yan, pagpangkal ka, wala kang magandang bukas. Lalo na sa Panginoon. Ay, there. Inalis na yung batong puso eh. Sabi diyan, at aking alisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ano yung pusong laman? Yan yung nag-a-absorb. Malambot eh. Si Joey, tinatawan-tawanan natin. Pero marami siyang iiwanan. Sa spiritual development. Secularly, wala. Tatawanan mo lang yan. Pero sa ministry, maaasahan mo yan. Si Tina, binubuli-buli lang natin yan. Ay bakit ka nga gaya niya? Pero pagdating sa gawain ng Diyos, marami siyang adadaikin. Tama? Ano ba ang dakila sa kaharian ng Diyos? Hindi yung senyorito, kundi yung alipin. Naglilingkod sa Panginoon. Ako'y malakas ang discernment. Dahil marunong akong mahiya pag ako'y hindi tama. Sabi nga sa inyo eh, nung ako'y worker pa lang eh, paggawaan ang gawaan ako'y naalis. Dahil hindi ko kayang manood ng nagagawaan na ako'y hindi kasama. Lumpo ako. Marami ngayon eh, nanonood lang sa may ginagawa, eh wala lang.
Walang galing ang karakter ng gayan. Wala yan. Tama. Alam mo ang kailangan natin, karakter. Mas the best ang karakter. Oh. Daig ng may karakter ang matalino. Pero pag nagsama sa iyong talino at karakter, sasambahin ka na. Kaya pag naligtas ka, naging Kristiyano ka at gayang ka pa rin, nakakalungkot yan. Dapat pag pinagpapala tayo, lalo tayong nanggigigil sa Panginoon. Ano? Si Brother Ramel, pag nasa Canada, hindi na-stop, Brad, ang iyong paglilingko dito. Ikaw yung pastor namin doon. Tama? Nadami na membro sa Canada eh. Kakunti pang sa Iran. Ilan pa lang kami. Tama ho ba? Number two, not only eat with observancy. Try to imagine. Sa katagalan, pero for worse. Kaya ako'y natutuwa sa Panginoon. Ako'y bat-bat ng kahinaan, pero salamat hindi niya ako pinapayagang umalis sa gawain ng Panginoon. Salamat, tinatanganan pa rin ako ng Panginoon. Sapagkat alam ko ang aking buhay, ang buhay ko'y gawain ng Diyos. Alisin mo ang isang tunay na manggagawa sa gawain ng Diyos. Mamamatay yan. Yung iba naman, alisin mo sa gawain ng Diyos, nasigla. May nabubuhayan ng loob eh. Para pa lang siyang ikinulong ng sina sa ministry. Nakakaawa. Tapos pinuhunanan mo ng panalangin, pinuhunanan mo ng alaga, pinuhunanan mo ng kung ano-anong puhunan, yung palamang later on, hindi mo rin pala maaasahan. Ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, subalit ng maluto, si Satanas ang kumain. Yan ang mangyayari sa inyo. At sa akin, inalagaan tayo ng Panginoon, tapos ang conclusion, si Satanas din pala ang iyong paglilingkuran. Ah. Oh. Tama ba 'yan? Eh, ikaw Benedict, sana naluto ka na dito. Pag ikinag-abroad, lugar lang ang nabago, pero ang puso mo sa Panginoon, huwag sanang magbago. Gusto ko na kayong kausapin ng puso sa puso. Nakakapanghinayang, nakakapagod. Tagal mong pinanalangin, tagal mong tinutukan, tapos isang trabaho lang wala na. Eh ngayon, magkaintindihan na tayo. Kayo ba'y natututo talaga? Kayo ba kahit saan pa pa rin ang lugar? Kayo tutuloy sa Diyos? Amen. Eh dapat tayo tumuloy. Amen. Tama. Amen. Not only eat with observancy, eat with appetites. Abay, kumain ka ng ganado. Literally speaking, dito po sa verse 20 hanggang 22, tingnan nyo po. Tingnan nyo po ang verse 20 to 22. Tingnan nyo. Kaso lang, ganado sila sa literal na tinapay. Ganado sila sa literal na ubas. Eh, gusto mangyari na Apostol Pablo, kung ganun kayong kasimor, sa literal, sana ganun din sa gawain ng Diyos. Kung ganadong ganado ka sa ubas, ganadong ganado ka sa tinapay, ay paano sa gawain ng Diyos? Kaya sabi ni Pablo, this is not to eat the Lord's Supper. Eh. Minsan walang kagana-gana eh. Tama? Pero yung game, kalay mo sakripisyo ang baon, kahit hindi makapag-merienda, may pang-game lang. Pwede kilalaway-laway dyan sa game na yan. Lukang mata mo, di ka nakakain ng ayos, apektado mo pag-aaral mo, wala namang mararating.
Pare kay 4-11, nangangarap kang maging athlete. Gusto mo pa yung center. Talagang ginugugol mo habang panahon. Nagpapasit ka, nananabik ka, ang pangarap mo maging center. Nangangarap ka ng walang kabuluhan. Tama ba? Ah, siguro kung tagadala na pa yung stawel, pangarapin mo, maganda-ganda yun. May sweldo rin yun. Pwede kayo magiging center, ay center of trouble yan. Ano sabi ng verse 22? Kung kayo nga ay nangkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sabagat sa inyo pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanikanyang sariling hapunan. Kita mo yan. May kusa eh, pagdating sa pagkain physical. Na nagpapauna sa iba, inuunahan pa ang iba. Talaga yung baptist, yung halata mo eh. At ang isa'y gutom at ang iba'y lasing. Tinan nyo ha? Ganon sila ka-appetite sa physical na pagkain. But this not to eat the Lord's Supper. Eh kaya hindi for better eh, for worse. Gano'ng kakaganado sa gawain ng Diyos? Amen? Salamat doon sa ganadong sumama, humayo. Kalain mo yan? Kita ko, excited na excited din ang mga pagkasabado na kalain mo. Alas 10 na wala pa. Sense na sense kong kanilang excitement. Kagigising lang. Alas 10. Palakpakan natin po yung mahayo. Sana for better yan. Not for worse. Salamat din doon kung hindi man ahayo nagpipray. At mas lalong salamat doon hindi na ahayo nagpipray na nagpapamerienda pa. At talaga itaas sa kailan lalima ng impyerno. Ang papuri sa kanya. Ay kung ganyan ka tayo, kung ganyan ka tayo kasikla sa gawain ng Panginoon, eh di nakakabusap ng moral ng leader. Nakaka-encourage sa isa't isa. Pero ikaw, tagal at tagal mo na, magustuhan mo lang ang simba, nakakarumi. Parang hindi ka tinuturuan eh. May kayong aso. Abay, natuturuan. Abay, yung aso eh, sigaw ng pastor eh, wala. Mababalita ko pa, may tipos daw. Ano gaya? Baptist Tipos Church. Para kang hindi bagay pakinggan na ang Kristiyano tinitipos. Lalo ito ha. Matagal ka nang tinuturoan, tapos secularly speaking, may pinag-aralan ka. Para lalong hindi na bagay yung tipos-tipos na yan. Ay, nako po. Magkakamins ako sa inyo eh. Dudugoyin ako sa inyo eh. Ah. Ganyan ang napapalita ko minsan. Pag tinanong ko, ba't nasaan si Ses? Si sister, ala pastor, hindi na i-make may tipos. May sumpong. Ba't ka pa nag-aral? Ang conclusion, sinusumpong. Dapat pag nag-aaral ka, nalawak lalo ang pananaw mo sa buhay. Ang iyong karakter lalong nabibuild up. May hiya ka na sa ganong sistema. Alam mo, pag ikaw may pinag-aralan, dapat nahihiya kang ikaw ay tunuhin. Dapat mahiya ka dyan. Bay, ako nag-aaral, bet ako ang tutunuhan. Ako ang tutuno. Sa totoo na, kahit hindi ka mo nag-aaral, pag may karakter ka, nahihiya kang tunuhin. Alam mo, sa totoo na kung bakit ako ipagod? 49 years old na akong tumutuno sa tao. But by the grace of God, hindi ako tunuhin.
Anong kala mo tayo kong yan? Lumpo ako. Hindi ako nag-aral. Pero hindi ako pabigat sa iyo. Ito ang sasabihin ko sa iyo. Hindi ako magiging pabigat sa iyong buhay. Ako ba'y naging pabigat na sa iyong buhay? Ni hindi pa nga ako nadayo sa inyong tanghalian? Ako ba'y lagi na sa inyong tanghalian? Pero kayo, limit. Hindi ko kayo dinadayo ng hapunan. Ako'y ganito. Hindi nyo nababalitang si Pastor Eloy na malimos. Ako hindi nag-aral, may kapansanan, pero hindi pabigat sa kapwa. Hindi ako tunuhin. Kayo. Tama ho ba? Tama ho ba? Eh ako minsan duduguin na talaga eh. Oh, talagang ano eh. Salamat na lang may asawa ako. Na talagang napaghihingahan. Alam mo kung bata kayo minsan ay sigalbuhin? Mabilis tumakbong utak ko. Kasi bakit? Hindi ako ganun. Ba't ikigayaan? Siyempre, uunawain kita hanggang kailan? Aba, ay mahiyak naman sa kalis mo. Ano? Habang buhay na tayong aintindihin kita? Ha? Ah? Pangasang araw may apo ko na kay Jim Will ako, kay Jim Will may apo na ikiintindihin ko pa. Abay, mangarap ka. Magsikap ka. Gumawa ka ng paraan. Pareho naman tayo may Holy Spirit. Pareho tayong may Bible. Pareho tayong palangit. Pareho tayong binago ni Kristo. Bakit ako yung nagbabaga? Ikaw hindi. Hey. Pero ako inalapit din sa tao. Pero sa kakilalang kilala ko pa. Ay, Rer. Pero ito, malimit lapitan. Client mo yan. Diba? Ako ay natutuwa sa Diyos eh. Ako ay natutuwa sa Diyos eh. Ang galing ganang Panginoon. Kaya sabihin ko sa iyo, ito ay inyong isipin. Kung lahat ng membro tulad natin, ano kayo mangyayari sa church? Kung lahat ng membro katulad mo, ano kayo mangyayari sa church? Pagpalagay na wala kang ambition, ay magkaroon naman, tinuturuan na eh. Di ba lagay kay walang-wala dahil wala naman napapakinggan, pero ang tagal mo na nakikinig, dapat mag-iigin naman. Sa ito na, ito ang aking personality. Ang aking personality, kahit ako'y ganito, ayoko nung walang nangyayari. Ayoko. Parang aramdam ko kay patay na eh, pag walang mangyayari sa buhay. Amen? Amen. Eat with appetites. Talagang kalain mo. Lumalabas ang old nature sa pila. Sabi ni Eloy nung kakain na kasi kami, nag-herbalife. Medyo disiplinado. Alam mo, nadagdagdagan na disiplina ko. No, kayo mga trangkaso. Hindi talaga ako makakain ng marami kahit walang herbalife. Alam mo, no, kay buhati ni Eric, nagtaka siya. Pastor, ang gaan nyo. Aba, ikaw ka namang isang buwang nagbawas ang kain, natrangkaso pa. Alam mo, sa totoo na, gusto ko ako'y matakaw, gusto ko'y marami kumain. Alam mo, iniisip ko, ako'y nahihiya sa nagbubuhat. Kasi ayaw ko nga ako'y pabigat. Ay, Der, sa totoo na, pag nakakita mo, sir, pagkain ako'y lalaway-laway, sabi ko lang, op, bibigat. Yung iba, walang pakialam sa sinasabi ng iba. Kasi irresponsible. Ganado ba tayo?
Samantala yung iba, kinakalatkad, mapigilan lang umatend. Abay ngayon, kinakalatkad mo na, ayaw pang umatend. Nakakaawa. At alam niyo ba, maawa din naman kayo sa nag-aasikaso sa inyo? Abay, bumangon ka naman din ng iyong sarili. Huwag ka na may magpapahili habang buhay. Diba? Tapos pag hindi nadalaw, yan, si pastor nagtatangi. Hindi mo naman tanongin, napapago din yan. Sa totoo na, sa totoo na minsan, dadalawin mong hindi naman napunta malimit din eh, nakakanilaang eh. But lagi nang iintindihin, iintindihin, iintindihin. In return, nag-intindi ba kayo? Ang gusto mo lagi ikialagaan, ang gusto mo lagi ikimahalin, ay ikaw ba'y marunong mag-alaga at magmahal? Aba, yung nag-aalaga, nakakaramdam din ng pagod yan. Kala mo, trangkaso na, hindi ko maiwala kayo sa panalangin. Alam mo, blessing in disguise din ako nagkasakit. Doon lang ako nakaranas na wala akong iniisip. Nakatulog ako ng alas 5. Nagising ako ng alas 2. Kachat ko si Lorna. Ako'y nanghingilit ang luha sa galak. Ngayon lang uli ako nakaranas na walang iniisip. Ngayon lang uli ako nakaranas. Kung hindi pa natrangkaso. Ang sarap pala nang wala kang iniisip. Wag lang, patay na. Ako'y tuwa eh. Ibang ramdam ko. Ang sarap, ang aliwalas. Paano nun lang ako hindi nag-isip? Dahil kung kaiisip, manghihina lang uli ako eh. Itinulog ko. Pero nung maagang makatulog, maaga din naman nagising. Naka-online na si Lorna, hindi nakakatulog. Minsan, huwag kayo maghanap. Si Pastor, hindi pinupuntahan yun. Minsan, hindi na kayang isipin lahat. At minsan naman, yung pinabibisita sa atin, walang kaglamor-glamor. Nakakatamad. Nakakatamad minsan. Are you there? Sa Acts chapter 2, tinatagalan ko ha. May naiintindihan ba kayo? Mas maganda itong usapang may puso, di ba? Na makita naman ninyo na ang gawain hindi simple. Ito'y dapat hindi pastor lang ang nagmamahal. Hindi manggagawa lang ang nagmamahal. Lahat ng tunay na ligtas dapat nagmamahal sa gawain ng Diyos. Yan ang dapat, mga taga-Tabangaw. Hindi lang pastor ninyo ang nagmamahal sa gawain. Lahat ng membro magmahal sa gawain ng Diyos. Tama? Tinan nyo itong mga ito. Acts chapter 2, verse 42. Ano sabi dyan? At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol sa pagsama-sama, sa pagkuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Yan ang ganado. Yan ang ganado. Talagang magana yan. Sa verse 46, anong sabi? At araw-araw, kalain mo yan. Anong ganado niyan? Pag hindi nga ito nagbunga, yawan, ay ganado eh. Tayo linggo lang, wala pa. Miyerkules lang, wala pa. Pag sa gawain ng Diyos, tamlayin. Tama ba? Tama ba? Acts 17, verse 10 and 11. Tingnan niyo po mga halimbawa ng buhay ng taong ganadong-ganado. 17, verse 10 and 11. At pagdakay pinayaon sa gabi ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa Berea, na nang dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonica. Sapagkat tinanggap nila ang salita ng pagsisikap, buong pagsisikap, at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan. Garugang kaganagan-ganado ng mga ito. Malaking kumagat kay Jesus. Iba, yumi.
Ang maganda, si Jesus ang tinapay ng buhay, lakihan mo ang kagat. Amen. At masarap po siya eh. Amen. Hindi siya nakakabulon. Amen. Pag mundo ang kagat mo eh, pati kapitbahay mo, kinagat mo na. Ang takaw mo sa mundo. Ang takaw mo sa pera. Ang takaw mo sa pasikatan. Itakaw mo yan kay Jesus. Tama? Tama ba? Tapos pagka sa pagkain, aba, ay nakatatlong bulos na, ihirit pa eh. Tapos na kumaga na, tinatamad na sa hapon. Iba, hindi natin ang Miyerkules, kahit anong pilit mong announcement. Ako, naniniwala ako, talagang mahirap mong padaluhin pag nasa Canada. Alangan naman sila eh. Tuwing Miyerkules ay mag-i-aeroplano, umatinlaan ng prayer meeting. Tama? Nagtatrabaho sa Laguna, pero may church doon. Hindi excuse ang inyo pag wala kayo dito, may church din doon. Kung talagang gusto mong alagaan ang spiritual life mo, huwag mong hayaang wala kang church. Hindi naman lisensya ang trabaho para hindi ka na mag-church. Mas kailangan mo nga mag-church dahil may trabaho ka na. Dahil ang lakas ng pressure ng pagbulusok sa panghihina dahil wala kang dahil may trabaho ka, ngayon ialisin mo ang church. Nasa Laguna ka, kung hindi ka makarating dito, may churches dyan. Eh ngayon, nasa Dagatan ka, nasa Taysan ka, hindi ka makapag-church ng prayer meeting. Ba't di kayo may sakit pag sa gawain ng Diyos? Pero pag sa mundo'y hanggat gusto mo at hanggat kaya, may hahabulin mo. Tama ba yan? Tama ba yan? Oo. Hanggat may magagawa ay talagang ahabulin eh. Ay may nakaabot na naman niya kundi iliwa. Dahil ang masarap talaga ay ang Diyos. Tama ba? Eat with observancy, eat with appetites. Then number three, eat with appreciation. Amen? Verse 24a. 11:24. Diyan pa ba kayo? And when he had given thanks, nais ko pong magpatotoo sa inyo. Andiyan pa ba kayo? Dahanin ko kayo sa patotoo. Hindi ko ikinakayang sabihin sa inyong hindi ako nag-aral. Isa sa kawalang pinag-aralan ko ay ang Panginoong Jesus. Hindi ko kilala kung sino si Jesus. Hindi ko siya hilig. Wala akong tunay na pakialam sa Kanya. Hindi ako nagpapasalamat sa Kanya. Kahit anyo o pakunwari man lang na may alam ako sa Panginoong Jesus, wala ako niyan. Wala. Kasama sa pagiging walang pinag-aralan ko ay ang Pang-Diyos. Kaya hindi ako nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Ako nga pag nadighal eh, ako na ikukornihan doon sa iba, salamat na busog ng iyong awa. Ako ikukornihan doon. Oo. Mga matatanda, ang galing sa gayaan. Salamat na busog ng iyong awa. Ngaling ako'y naalisi, ako'y nakukornihan. Ayaw ako, bakit ako'y gayon? Ako'y kornihan sa gayaon. Yang ang mano, ako'y korni eh. Dahil ang dami naman na mano, bastos naman ang ugali. Sa totoo na, ayaw ako kung may masasabi ang tatay sa akin, ako'y nakamano sa kanya. Pero mahal ko ang tatay ko. Mahal ko yan. Kung kaya ko lang, kung may magagawa lang ako, lahat ang pwede kong gawin, gagawin ko sa tatay ko, mahal ko yan. Pero di ako marunong magmano. Bastos ako eh. Saramulyo ako eh.
Wala nga akong alam. Are you there? Ngayon, ako'y natutong magpasalamat. Dahil napabilang ako do sa pinagpahayagan kung sino ang Panginoong Jesus. Siya pala ay Diyos na kapantay ng Ama. Siya yung Diyos nagpakababa, nagkatawang tao. Siya ang taong kumatawan sa aking kasalanan na nagbayad nito. Siya ang nagmukhang ako, naging kagalit-galit at namatay. At ako'y nagmukhang siya ang kanyang katwiran at kabanalan ay ibinalot sa akin. Alam mo buhat nun, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. At lasap ko yan. Sabi ko, Panginoon, salamat na lang. Inabot mo ako sa kawalan, sa kamangmangan. Wala akong alam na pasalamatan. Ako'y galit sa buhay. Wala. Ang alam ko lang, ako'y magsusukal. Maninigarlyo, yan lang ang buhay ko. Yung Jesus, hindi ko kilala yan. Hindi ko alam yan. Pero salamat ako'y naligtas. Alam niyo ba na ako'y maligtas? Maging yung nagbubuhat sa akin, pinagpapasalamatan ko. Salamat, binuhat mo ako para sa Panginoon. Pag ako'y kakain ng kanin, kaya nga ako'y nagagalit minsan sa mga bata, hindi mo mapakain, tapon pa. Yung iba, wala niyan. Lahat halos pinasasalamatan ko ngayon. Ako'y napapasalamat sa tatay, nagpapasalamat sa manggagawa, nagpapasalamat sa gawain. Bukang bibig ko'y salamat sa Diyos. Ikaw, reklamo ka. Bakit may patago ka ba sa Diyos? Appreciate. Kaya minsan, alam mo, hindi. Literally speaking, huwag ka lang kain ng kain, magpasalamat ka naman. Kayo ba'y nagpapasalamat kayo naligtas? Kayo ba'y nagpapasalamat na kayo'y membro ng God is Able Baptist Church? Kayo ba'y nagpapasalamat na ako ang inyong pastor? Kayo ba'y nagpapasalamat na kayo nakakaawit, nakakapag-ministry? Ipagpasalamat yan, huwag mo ipagreklamo. Napaka-privilege na tayo'y nakakapaglingkod sa Diyos. Totoo po yan. Siya'y namatay para sa atin. Then number 4, eat with appraisal. Eat with appraisal. Appraisal means assessment, evaluation. Hindi yung basta ka lang kain ng kain. Alam niyo ba may talata sa Romans chapter 2 verse 6 na ang kabutihan ng Diyos ay nag-aatkay sa atin sa pagsisisi? Ano ibig sabihin na yun? Yung ugali mong yan, nakain ka pa. Dapat pagtaim may masarap na pagkain sa ating hapagkainan. Lord, sorry po. Ba't ako'y nakakakain pa ng ganito ako na may balasuba sa iyo? Amen. Hindi ka karapat dapat pakainin. Oo, laliman mo lang ang bulay mo sa iyong sarili. Ni kaya nga kahit dilis, hindi ka magreklamo, pinapakain ka pa ng dilis, yung ugali mong yan. Pero nakakakain ka ng masarap. Nakakapunta ka pa ng inasal. Abi nung kumain ay asal eh. Ay there. Minsan ang kabutihan ng Panginoon, dapat nagdadala yan sa atin para tayo mahiya. Minsan nakakahiya nga ang Panginoon. Nakakahiya. Kalain mo, bibigyan ako ng bagong damit, di ako na may, hindi naman karapat dapat. Ano? Minsan, let's evaluate. Kasi din sa verse 27 to 30, ano sabi? Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Siya sa atin. Huwag sagpang ng sagpang. Dapat may evaluation. Kumusta ang ating buhay bago dumating ang Lord's Supper?
Nagbabasa ba talaga tayo ng Bible? Tayo ba talaga nananalangin? Kumusta ang giving mo? Oy, ito, let me correct you. Some of you must be corrected. Tamang sabihin, humanly speaking, tayo nakakatulong pag tayo nagbibigay. But scripturally speaking, ikaw ang natutulungan pag ikaw ay nagbibigay. Tama. And let me correct you again and again. It is not on the amount of giving, but on faithfulness of giving. Pwedeng nagbibigay ka ng 10,000 monthly, pero yan ba talaga ang dapat giving mo? Paano kung ang sweldo mo ay 150? Tama ba ang 10,000? Pwede kang madaya na akala mo ikaw ay ang galing. Sa harapan ng timbangan ng Diyos, day ka ng sa 10 pisong tapat. Tapos malalason pa ang isip mo kung wala ako dyan. Ayaw nyo bang giving ay tapat? Tapat ho ba ang ating giving? Ang ating ho bang tithes ay tithes nga? Di ba rin P50 pesos? Eh kung yun ang 10%, walang problema. It is a matter of faithfulness. We cannot deceive God. Amen. Hindi natin pwedeng kayang dayain ng Diyos. Tama? Amen. Hindi ito paimpresan. Ito'y patapatan. Amen. So nagbibigay ng 1,000, make it sure that is faithful tithes. Sa nagbibigay ng 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, praise the Lord for that. Ikaw ay ginagamit ng Diyos. Pero tiyak, ang Diyos ginagamit sa iyo. Make it sure you're faithful. Tama ba? It with appraisal. Let's evaluate ourselves before we take the Lord's Supper. Then finally, eat with approval. Tingnan niyo po ang verse 31 hanggang 34. Isa na lang ang talata na is kong basahin. Kasi marami dyan nagkakasakit at marami ang nangatutulog. Nasa na yan? Verse 31. For if he would judge ourselves, we should not be judged. But when we were judged, we are chastened. Okay. Hindi yan. Asan ba yan? Verse 27, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat. So let him eat after self-examination. That means to say, wait for approval. Hanggat wala kang sincere self-evaluation, self-assessment, self-examination, don't eat. Kasi sabi na, examine yourself, so let him eat. Ang approval ng Diyos kapag honest tayong magsisisi. And medyo mga batid, kung talagang tayo nagsisisi, wag sana tayong taguriang for worse but for better. Ako yung inuwala mga patid, the very concept and purpose of repentance is for betterment. Yes. Amen.
not for worse. Tama? Opo. Kasi kaya ka nagsisisi, nalaman mong mali mo eh. Ebe, kay gumayan ang gumayan. Are you there? Kaya marami dyan, pinagpapatay. Kita niyo po ang sabi. Marami pinagpapatay. Bakit? Kumain ng walang approval. Are you there? Dapat may approval. Sino yung ina-approve ng Diyos na kumain ng banal hapunan? Una, dapat ligtas ka. Tiyak mong ikikristyano talaga. Alaman mong ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan. Alaman mong nabago ka. Alaman mong ikipalangit pag ikaw ay namatay. Ang approval sa banal na hapunan, tiyakmuin mong ikaw ay anak ng Diyos. Pandalawa, dapat baptize ka. Tama? Pag ikaw ay Kristiyano na at hindi ka baptize, ano namang nakakahadlang sa iyo, ba't hindi ka pa magpabaptize? Pag Kristiyano ka talaga, dapat mabaptize ka. Ngayon kung baptize ka naman, magsikap tayong lumago. Not for worse, but for better. Ako'y 49 years old na. Nakakahiya namang hanggang ngayon ako'y nagbabanggol lata. Yung makita niyo ako, isang araw ako'y nag-jojo line. At ako'y putikin ang kalaro ko si Jumuel, Jolene. At paiyakin pa ako ni Jumuel. Nakakaya 49 na, bata pa ang asal. Physically yun. Lalo naman sa spiritual life. Ayan, hindi na dapat yung tipos-tipos na yan. Yung tampong-tampong yan. Eh, bata lang yan eh. Tama? Yan eh, ugaling bata yan. Are you there? Naintindihan nyo ba yan? So kung hindi ka pa-baptize, manood ka lang muna. Pero kung baptize ka, let's evaluate ourselves. Be willing to repent. To put away any evil things and strive for holiness, strive for righteousness, strive to follow God the best as we can by God's grace. Are you there? Tabi mag-pray.